So give them credit for, you know, using an aggressive strategy. Yan ang sinabi ni Pacers head coach Rick Carlisle matapos ang comeback win ng Lakers kontra sa kanyang team. And halatado talaga yung ginawa na to ng Lakers kaya nakabalik rin sila sa laro. Aggressiveness. Yan ang nakatulong talaga sa Lakers dito sa fourth quarter. And hindi lang to bastang aggressiveness ha. May aggressiveness kasi sa depensa, mayroong aggressive tumira sa labas, pero ang Lakers, aggressive na umatake sa basket. Parang dikdik lang sila ng dikdik dito sa fourth, tulad nitong ginawa ni Westbrook. Actually, ayos lang din ay pasa ni Westbrook yung bola dyan sa loob kay Bryant dahil si Chris Duarte lang ang tumatao sa kanya na isang guard. Though inatake pa rin niya to at dahil nga si Duarte lang ang kabox out ni TB, Matic lamang ang matangkad. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pagbet. Again, sa pag-screenplay ng Lakers ay natapat itong si Isaiah Jackson kay Brody. And ano ang sinabi ni Westbrook kay Hachimura? Tumuro siya na pumasok siya sa loob kasi syempre, yung mas maliit na si McConnell naman yung katapat niya. May mga reklamo yung Pacers about sa filing mga idol matapos nung laro na ito dahil sobrang lopsided nung free throws nung dalawang teams na to this game. Naka 31 ang Lakers at 6 lang po ang Pacers. Pero ito hindi naman questionable eh. Sabi talaga, foul to kay Brissett. Pinapaswitch talaga nila si Duarte doon sa malalaki ng Lakers. Kanina nga, diba, si Thomas Bryant, ngayon si Hachimura naman. So ano yung magagawa niya? Overwhelmed talaga to sa size ni Rui eh, kaya foul na lang talaga. And ito rin hindi questionable na foul, talagang aggressive lang ang Lakers sa loob. Ito walang replay kung gaano kagrabe ang contact pero ang bilis din kasi wala nang antayan pa kaya hindi mo na rin masisisi yung ref na tumawag dyan kasi tatlo pa yung sumasalubong kay Brody. Though for the record lang, kung wala talagang contact dyan na worthy of a foul, eh hindi rin talaga dapat tawagan. Ang nag-contact pa nga rito ay si LeBron at Pat Bev. Aggressiveness, tignan nyo kung paano inusog lang ni LeBron tong si Nismith para makapwesa ng maganda sa loob. Eto, medyo questionable naman. So you be the judge. Si Nismith at LeBron na naman dito sa ilalim kung saan si LeBron nga ang tumatayong yung center kasama ang small 3 ng Lakers. Actually, gusto ko gumawa ng hiwalay na video patungkol sa tatlong ito dahil naging key rin sila dito sa fourth quarter. Pero yun na nga, Nismith at LeBron at makikita nating may kaunting tulak si LeBron dyan para hindi maabot nung kalaban ng palobong pasa. Though dito, mukhang sumabit rin si Nismith kay LeBron sa pagsalo ng bola kaya siya rin yung napituhan ng foul. Though sa clip na ito, parang ang nipis-nipis. Foul ba to mga idol? Eto, natisod si Westbrook so may foul talaga na matatawag dyan and penalty na kaagad ang Pacers with almost 8 minutes left in the game. Classic example ng hand check, dati pwede pa to eh, pero ngayon, ito yung sinasabi ng mga old heads kung bakit ang dali raw kunong makascore sa NBA. Kitang kita na humahawak talaga si Hield kay Shooter dyan sa pag-atake niya. Notice din natin mga idol na sa labas pa lang ng paint eh hinahawakan na talaga ni Hield to, sabay dalawang kamay pa. So mas likely yan na matatawagan talaga siya ng hand check. And sa baba pa lang, tumawag na rin naman yung referee, pero penalty naman. Kumpara mo dito mga idol sa block ni AD sa bandang ending ng laro, humawak rin talaga si AD dyan although hindi tulad ni Hield, eh parang hindi masyadong nahahalata ng ref to. With all technicalities, yes, pwede yung tawagan ng foul sa baba. Pero mahaba rin kasi talaga itong si Davis and ginalaw niya ng maayos yung kanyang feet. Hindi yung ginamit niya yung kamay niya para lang makahabol kay Haliburton.
Yung mga to mga idol ay dahil umatake lang ng umatake ang Lakers sa loob noong fourth quarter. Yes, some are questionable tulad ng mga panunulak ni LeBron sa ilalim para masuloy yung lob pass. So hindi na rin tayo magdadahilan dyan dahil bang-bang play yan eh. Pero kayo ba, with the 31-6 free throw disparity, luto ba ang laban na to na pabor sa Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.